Okay, so ito guys is the table of specification of the correctional administration. In a board examination, meron siyang bigat na 10%. Okay? Kung chachap-chapin natin yan, actually, kung sa tingin nyo, siya pinakamababa, nagkakamali kayo. Dahil kung chachap-chapin nyo per subject, ang taas ng given sa Quran. Okay, so anyway, so in case na itanong sa inyo ni examiner, ilang percent daw ang ano ang Quran? 10% yan, 10%. Etong ano, itong Quran na to ay binibigay ang exam na ito sa third day at ang nangyayari, siya yung pinaka subject sa umaga. Oh, subject siya sa umaga. Rather area na-examine nyo sa umaga. So, ano ba ang bumubuo ng table of specification? Unang-una, ang core ad natin ay nahahati sa tatlo. Ano yung tatlo na pinaghahatian sa loob ng core ad? Una, institutional correction. Pangalawa, non-institutional corrections. And also therapeutic modalities. So ito yung bago na sinama sa board exam nyo. Pero actually hindi talaga siya bago. Inihiwalay lang siya sa dalawang subject na ito. Dahil noon pa man, nagtatanong na ng rehabilitation program or therapeutic modalities. Akala nyo lang bago pero hindi bago yan. Nasa loob lang dati yan ng institutional. Okay, ini-include dyan doon. Pero dahil sa new curriculum natin, inihiwalay siya doon sa INSTI. Okay? So unahin muna natin ang ano, ang dapat malaman, yung mga outcomes, ibig sabihin, expected na dapat malaman nyo kapag kayo ay nag-aaral ng correctional administration. Unang-una, sabi dito, the registered criminologist can perform the following professional practice outcome for his or initial entry into in the practice of profession. So, ibig sabihin, ang ating table of specification ay in-apply o tinatawag natin na outcomes-based. Okay, so ibig sabihin ng outcomes-based, kapag kayo ay naging registered criminologist, ine-expect na kaya nyo nang ma-apply ang mga napag-aralan nyo nung kayo ay college. So, by doing so, ginagamit at ina-apply muna natin sa mga exams, sa mga tanong. Kaya mapapansin natin, hindi na siya tulad ng dati na what is, when, who ang tanong. Ang lagi napapansin sa mga tanong ngayon sa board exam is puro outcomes based. Example nito, which of the following? Yan, which of the following ang nangyayari? Na ano ang dapat mong gawin? Yan, papipiliin ka ng mga senaryo, i-a-apply ngayon yun, na tumutugma sa mga tinatanong or gagawa sila ng terminologies, dapat i-apply natin yan. Okay? So, ganun ang ginagawa ng, ano, ng examiner natin. Hindi na yung definition type. Although kung magbibigay man ng definition type, mga ano na lang yan, mga minsana na lang, mga trivial. Pero iniiwasan na magtatanong ng mga father. Okay? So, take note yan. Una, ensure offenders' welfare and development for their reintegration. Okay, pinag-aaralan din natin yan na kung saan mga iba't ibang development, mga program pag ibabalik sa society or mga programa na pang-rehabilitation or paano i-rehabilitate yung mga person deprived of liberty. Diba? Nandiyan yung mga pag-aaral nila, vocational, and different forms of sports. Ano pa?
mga recreational program, kasama po yan sa development. Okay? Ano pa? Internalize the concept of human rights and victim welfare. So, yung mga natin, yung mga preso, tandaan nyo, kahit preso sila, meron din silang karapatan. Tatandaan nyo yan. May tinatawag tayo na mga karapatan na mga preso. Okay, kaya nga under the United Nations Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoner, may mga karapatan sila. At ang sabi dyan, tao din sila. Okay? And also the victim welfare. Okay, mga biktima. Yan, victim welfare. O ano yung ano? Ano yung nakapokus dyan? Kaya mapapansin natin, with regard sa mga victim welfare, we apply restorative. Okay, we apply restorative. Tatandaan nyo ha. So ano pa? Conduct criminological research on crimes and crime causation, victim and offender to include deviant behavior. O yan. O, ano yan? Actually, pang ano yan? Yung pang criminology area. Di ba? Yung criminological research. O, yung mga causes of crimes, bakit nagkakaroon ng crime, ano yung origin, and also ina-apply dyan, paano mape-prevent? Okay? Ano pa? Apply the principle, jurisprudence of criminal law, evidence, and criminal procedure. O, di ba? Sa law nyo, sa law. Ano pa? Effective communicate orally in writing using both English and Filipino. Tayo, Filipino na tayo, pero minsan pamali-mali pa tayo ng mga salitang dapat gamitin. Tandaan natin, ang bawat salita ay may angkop na dapat na paggamit. And also English. Okay, naniniwala ako, ang pinakamagaling na mag-English sa lahat ng larangan ng mga profession ay ang criminology. Oo. Galing niyan. Okay? Kahit na English Carabao yan, yung confidence ng criminology, hindi mo kayang ano yan, tinagi niyan. Di ba? At tanongin ka, how much your name? Talagang ano, gigil na gigil pa magtanong. Di ba? O, di ba? So, sana naman palakasin natin yung English natin. Okay? And, syempre, paano mapapalakas yung pag-English mo? Eh, apply mo, syempre. O, try mo, kausapin mo mamaya yung ano mo, kapatid mo, magulang mo, di ba? Mom, tonight, we apply talking English or language. Okay? O, di ba? Kahit na hindi mo alam yung English, pilitin mo. Huwag na huwag ka magtatagalog para may apply mo yan. Okay, tayo dyan ha. And also, patitibayin nyo dapat is yung tinatawag nating comprehension. Diyan tayo nagkakaproblema mga kapatid. Yung tinatawag nating comprehension. Lalo na ang analysisation. Okay? And also, number 6, act in recognition of professional, social, and ethical responsibility. Okay? So, ang table of specification natin, lalo na ito yung in general na ano, na tawag dito, yung outcomes, in general na yan, di ba? Mapapansin natin, dapat ang mga criminologies expected na magagalang. Kaya mapapansin nyo, nagkaroon kayo ng tinatawag natin na character formation. Bukod sa character formation, meron pa kayong tinatawag na professional ethics. Diba? Isipin nyo, doble-doble na ba? Kaya tatandaan nyo, mga cream, mga future art cream, maging maayos tayo makitungo. Magpapakumbaba kayo. Okay? Humility is the key of success. Okay? Iwasan ang maging mayabang. At wag na wag magiging mayabang. Kahit alam nyo na ang ano, ang tinuturo, stay humble. Mayroon kang matututunan pa't madadagdag. Diba? Empty your cup
to fill it again. Ang sabi ni Chu sa Mobile Legend. Okay? So, umpisa natin doon sa tinatawag natin mga topics and percentage. Okay? Sa board exam, nung nakaraan, tanging ang CORAD lang ang sumunod sa tinatawag nating table of specification at yung mga percentage. Tama, in-apply ang 4% ng non-instinct, 2% ng ng therapeutic. In total of 100. Okay, tanging ang CORAD lang na exam sa criminology license examination ang tumupad doon sa number ng distribution. Okay? So, mapapansin natin dito, guys, papasok tayo sa remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Mapapansin nyo, ang remembering, tatandaan niya, meron siyang 30%. Okay? Applying, meron siyang 50%. At analyzing, evaluating, and creating, meron siyang 20%. So, ibig sabihin, hindi porke kabisado mo na, tama na yun. Dahil 30% lang yan. Hindi porke naiintindihan mo, okay na yan. Kasi 30% lang yan. Ang kailangan, kabisado mo, kung hindi man kabisado, naiintindihan at naia-apply mo. Or kaya mo siyang i-analyze and evaluate. Okay? Kapag ito, napagsama-sama nyo lahat na ito, sigurado kaya mong perfectin ang board exam. Pero in the history, hirap na hirap sila pumerfect sa board exam. Okay? So, tuloy natin. Puntahin natin ang tinatawag na institutional correction. Ano ang meron sa institutional correction? Ang sabi dyan, ang percentage weight distribution, 10%. Yung 10% na yan ay katumbas ng 100. Okay? Ang percentage naman yan, 4% katumbas ng 40 items. Saan yan? Insti pa lang yan. So, ibig sabihin sa board exam, sa 100 na katanungan, ang 40 items doon ay nabibilang sa tinatawag na institutional correction. Pero, bago natin umpisan yan, intindihin natin ang salitang remembering na. Baka mamaya puro remembering lang ginagawa natin. Ano yan? Recall information, recognizing, listing, describing, retrieving, naming, findings. Okay? Paano yan? So, in short, dyan papasok yung tinatawag nating memorization. Okay? Tatandaan natin, sa rules ng pag-aaral natin, ang pinakamababang learning is what? Memorization. Hindi sapat na memorize mo lang. Okay? Ano pa? Understanding. Ano yung understanding? Ha? Kaya mo nang explain yung salita. Example nito, corrections. O, sige nga. O, magbigay ako ng tanong ha. O, lagay natin dito, corrections. O, sample natin. Tignan ko galing nyo. O, sige nga, corrections. Yan. Sige nga. Sino dito yung kayang mag-explain ano ang corrections? Sige nga. Patay, wala. Wala sumasagot. Mga chupapi. Ano ang tinatawag nating corrections? Wala na. Tapos ang laban. Patay. Okay? So, di ba? Hindi sapat na kabisado mo. Dapat kailangan mo explain yan. Okay, ano yung correction? O mababapit sa inyo, sabi, ano ba yung correction na yan? Ah, or correction, all agencies. Yan, ibig sabihin, lahat pala ng ahensya ng gobyerno.
all agencies responsible, yan, responsible, responsible to rehabilitation and reformation of the person deprived, yan, deprived of liberty. Yan. So ngayon, meron ka ng definition, dapat naiintindihan mo lang. So ibig sabihin pala, pag correction pala, ang tinutukoy niyan, lahat ng ahensya ng gobyerno na ang kanilang trabaho ay mag-rehabilitate at mag-reform ng ano, ng tinatawag nating offender or person deprived of liberty. Okay? Kahit bali-baliktarin mo man, na kahit makalimutan mo yung pinaka-definition, but the main concept, yan, but the main concept dapat mong naiintindihan. So, ibig sabihin pala, kasama sa understanding, yung concept. Diba? Sabi nga, yung pagkakabisa, mga keywords natin, hindi sapat yan. Ang kailangan mo, naiintindihan mo at kaya mo siyang i-interpret. And the main concept always remain. So, ano naman yung applying? Ang sabi ng applying, using or understanding, using the information in another familiar situation. Implementing, carried out, using, executing. Ina-apply mo na. O, sample nito, paanong ina-apply? O, sabi dyan, GCTA. Alam mo naman sa sarili mo, ano yung GCTA? I-apply ngayon natin. Sabi dyan, if a PDL already served, yan, already served 2 years, 2 years of imprisonment with good behavior or no violation, oh, yan, yan ang situation. Ngayon, isasagot mo ngayon, hindi basta-basta GCTA. I-apply mo nga eh. Ayan. How many deduction per month? Ayan. Per month. Ayan. So, tatanong ngayon, ilan? Sasagutin mo yun. Deduction yan per month is 20 days per month. Ayan. 20 days ang ibabawas. Okay? Na i-apply mo ngayon yung tinatawag nating applying. Okay na? So, ano naman? Analyzing, understanding, comparing, organizing, deconstructing, interrogating, and what findings? Ito ngayon yung pagko-compare. Okay? Sabi dyan, sample nito, paano yung kino-compare mo? Sabi mo, may pagkakaiba ba ang jail versus prison? May pagkakaiba ba yan? Yan, may pagkakaiba ba ang jail versus prison? Kailangan mong intindihin eh. Kasi pares naman bilang buwan, kulungan yan. Ngayon, ang sabi mo, kailangan kong intindihin ng gusto. Kapag jail pala, ang mga nakakulong dyan ay ano lang dyan? Not more than 3 years. So ibig sabihin pala, kapag prison, more than 3 years. Okay? So, na-evaluate mo na ngayon. Alam mo na ang pagkakaiba ng jail versus prison. Okay? So, ano pa? Nandyan din yung tinatawag natin na ano? Na evaluating, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging. Sir, paano yung tinatanong na evaluating na yan? Ang evaluating, ito ngayon. Which of the following best explain? Yan, best explain the PDL. Yan. Yan, which of the following best explain the PDL of PDL of BJMT. Yan.
So, lalagay mo niyan, A, pem-pem with imprisonment of 2 years. Yan, 2 years. 10-10 with imprisonment of 4 years. Sumunod, Ping Guerrero. Ayan, Ping Guerrero with imprisonment. Imprisonment of 5 years. Ayan. Gina Cole with imprisonment. Ayan, imprisonment of 10 years. Oh, yan. So, aling ka dyan ngayon? So, syempre, sasagot mo dyan, may knowledge ka na. Sabi mo, ang BJMP, di dapat lalagpas ng 3 taon. Ito ngayon. Oh, yan ang gagawin mo. Okay? So, ganyan ang pag-aaral natin. Okay? And also, yung tinatawag nating creating. Okay, mapapansin natin, ang creating kakaiba. Generating, designing, constructing, planning, producing, inventing. Okay, may new knowledge na ma-apply. May new knowledge ka. Okay? So take note yan ha. Huwag kakalimutan. So ngayon, under the institutional correction, sa unang ano niya, sa pinaka-subtopic niya, recall, tingnan nyo, recall, explain the theories. O ano yung mga theories na yan? So alam nyo na may mga theories, yung tatlong theories. Yung classical, neoclassical, at yung tinatawag na positive, or rather positivist theories. Ano pa, mga principles of penology, mga punishment, mga iba't ibang uri ng punishment, penalty, sentencing, and rehabilitation including the rights, legal limitation, and conditions set forth by Constitution, Law, and United Nations Declaration. Yan. So, ibig sabihin ito, you are required na nasa utak na, given na dapat sa iyo, yung mga iba't ibang punishment, ano pa, yung mga reklusyon perpetua, mga trial by ordeal, in short, yung mga history dapat, alam mo na yan. Okay? Dapat alam mo na kagad ang mga history. Kasi ang board exam, hindi tayo sa history pumapasok. Ina-apply na. Ibig sabihin, given na dapat yan. So kukuha lang ng 8 tanong po. Ano pa? Describe, understand, and apply the function, organization, ad management, operation planning, decision making, process, training, disciplinary, and disciplinary. Yan. And accountability of personnel in the BJMP. Yan. BJMP, provincial jail, Bucor, and other facilities. So ibig sabihin dapat kilala mo yung si the Director General, yung mga ano nila, yung mga rank nila na undersecretary, sino magpo-promote. Yan, animang rank. Kasi nung nakaraan, tinanong, JO3. Yan, sa amin, given na given yan. Yung mga tinuturok sa mga, ano, mga nakaraang batch. Kaya waiting na lang tayo dun sa, ano, sa tawag dito. Saan ba yun? Waiting na lang tayo sa tinatawag natin na, ano, na resulta. Yan. Kaya sana, tularan niyo yung, ano, yung performance ng mga nakaraan. Okay? So ano pa? Yung mga iba't ibang rank, sino yung mga nagpo-promote, yan, sino yung may recommend, nage-endorse, ano yung minimum requirements para ma-promote, yan, given dapat yan. Okay? Tapos yung mga trabaho ng ano, trabaho ni warden. Alin sa mga sumusunod,
ang hindi trabaho ng warden. Ano, sumusunod ang trabaho ng warden. Ayan, bibigyan ka ng ano diyan ng pagpipilian. And also, ilan ang tanong kukunin diyan? 11. Tingnan niyo. 11, remembering, understanding, applying. Ba? Paano ang example ng applying niyan? Si Mr. Si jail officer 2 ay not mapopromote. Sino ang magpopromote sa kanya? Yan. Ano pa? Explain, use, the, and analyze the admission process of person deprived of liberty, release of person deprived of liberty, security, and safety. Yan, security and safety. Process, requirements of PDL inside the institution, visitation, movement, and escorting procedure, the trial of PDLs, custody control, and process of PDL in BGMP, provincial jail, Bucor, and other facilities. Anong pinag-uusapan dyan? O paano mo pagpapasok sa loob ng bilangguan yung mga preso? Ano ang gagawin mo? O, itatravel natin yung preso papunta sa ano, sa korte. Ano ang gagawin mo? O BGMP, nakakulong doon, tatravel natin yung mga preso. O taga ano, taga Bucor, huwag mong ilalabas ang preso pag Bucor. O pag ikaw ano, kapag yung preso mo nakagawa ng kasalanan, ano ang gagawin niyo? Halimbawa, nang sodomi siya ng ano, kapwa preso, ano ang gagawin mo? O di ba, magulo yung preso, ang kulit-kulit. O ano ang gagawin mo? O ano pa, may binisita siya ng jowa niya. Yung preso binisita ng jowa niya. Anong gagawin mo sa jowa niya? A, jujuwain. B, papapasukin sa private room. C, papayagan makapasok. Or D, kapkapan muna. Yan yung mga ganyan. Mga ganyan ang ihandyan. Ano pa? Understand, apply, evaluate the principle, management, planning, decision making of crisis and incident in BGMP, provincial jail, Bucor, and other facilities in case of riot, escape, hostage, contraband, fire, food poisoning, flood, earthquake, yan, earthquake pa, typhoon and other calamities and incident. Oh, so example nito, oh, decision making yan. Oh, sabi diyan, oh, yung preso, baliw, nababaliw, nagwawala ang preso. Ano ang gagawin mo? O, A, bubugbugin. B, kukonyatan. C, dadalin sa mental hospital. Or D, ibabartolina. Yan. Lalo na pag nag-host. O, sample nito. O, si warden na hostage. Ano ang gagawin natin? O, pag may na-hostage si warden. O, sino yung mamumuno ngayon? O, pipiliin mo ngayon yan. O may kalamidad, ano ang gagawin natin? Ano yung una nating ililigtas na gamit? Yan. In case na magkaroon ng problem. O may typhoon, nawasak yung bilangguan. Ano ang gagawin natin? Yan. Kasi pasok yan sa decision making. Okay? So take note yan, ha. So ilan tanong ang kukunin sa institutional? 40 tanong. O isipin mo, pag na-perfect mo, may 40 ka na. E ba paano pa to? Yung non-insti, kabisado mo na, malupit ka na sa institutional. Ngayon, kailangan maging malupit sa non-institutional correction. O, sa non-institutional correction, parehas lamang sila ng percentage. Ilang tanong sa non-insti? 40 tanong ang kinakailangan yan. Ang tanong natin, ano ang pagkukunan? Okay? Ito, understand, organize, and apply the process of probation system. O, nandyan yung mga PD 968, nandyan ang Republic Act 10707, yan, o yung proseso, paano ina-apply, ano munang mga dokumento kinakailangan, ano pa, investigation, ano ang mga requirements or dokumento ang kinakailangan, o bago ka kumuha ng mga confidential record, ano ang unang gagawin ng parole and probation officer? Yan. Ano pa? Grant. O sino nagbibigay niyan? Paano ginagrant yan? O sino ang qualified bigyan ng probation? Sino ang disqualified sa probation? Ano pa?
monitoring, violation, kundi changes in the condition, suspension, trial, early discharge, and release of probation, including, yan, including the role of probation officer, probation aid, and the victim complainant in probation process. O anong ginagawa ng probation aid? Ilan yung mga hawak nila? Sino ang pwede maging probation aid? Okay? Actually, volunteer probation assistant ang tawag doon. O, di ba? So, ngayon, syempre, 13 tanong ang itatanong sa probation. Eh, mas malupit dito sa ano, sa parol. Ilan ang tatanong dito sa parol? 11. Isipin mo yung tanong dyan, 11. Kung na-master mo yung probation at saka ano, parol, o meron ka ng 24 ang tama. Dapat hanggang sa pinakakasulok-sulukan ng probation at parol, alam na alam mo. Ano pa? Understand the use. Yan, understand, use, and evaluate the forms of executive clemency. Such as but not limited to executive clemency. Yan, ano, pardon, absolute and conditional pardon, commutation sentence, and reprieve, other relevant remedies granted by the court, other executive clemencies, such as decriminalizing certain criminal act, repealed penal criminal law, and amnesty, including the process of procedure of grant, denial, process of revision, and monitoring condition changes, and condition, suspension, revocation, arrest of the grantee, early discharge, and release of grantee. Isipin mo, yung pardon, proseso ng pardon, sino ang nagbibigay, ano ang dapat ibigay ng isang presidente, ano yung nire-required na dokumento para mabigyan ng tinatawag nating pardon, alin sa mga sumusunod ang pwedeng mabigyan ng pardon. Okay? So, ibig sabihin, talagang puro proseso, puro procedure, outcomes-based ang itatanong sa inyo pagdating dito sa Korad. Okay? At ang sumunod, ito pa, may habol pa, understand and apply yan, the relevant provisions of law on PDL, preventive imprisonments. Diba? Allowance for good conduct, GCTA, and special time allowance for loyalty, including its process, and grant of time allowance, qualification, disqualification, cancellation, revocation of the grant, and the related provision of extinction of criminal liability, both total and partial. Ang pwedeng itanong sa inyo, pag tinatanong sa inyo na dito, which of the following is the total extinguishment except, tatanungin ka ng ganyan, parole, pardon, probation, amnesty, o titatanong lang sa inyo, ganun, di ba? Ano pa? Yung special time allowance, ilan ang binibigay kapag siya ay nag-stay doon, ilan ang ibibigay. Sample nito, nawasa kunwari ang kulungan na matatagpuan sa Amerika. O, napanood ngayon ang nakakulong sa New Bilibid Prison. Tumakas ngayon siya kasi nawasak ang kulungan sa Amerika. Kunwari, ang tanong, ilan ang bibigay mo sa kanya? I-a-apply mo na naman. Sasabihin nyo, one pip, two pip, ungas. Hindi one pip, two pip, walang ibibigay. Kasi yung kulungan sa Amerika ang nawasak, hindi sa New Bilibid. O, di ba? Mag-iisip ka ngayon yan. Kailangan mo intindihin ang tanong. Nakasusunod ba? Hello, nakasusunod ba mga chupapi? Patay, walang nakakasunod atay. Naintindihan nyo ba? Yan. Kaya, so, tuloy pa natin. Ilan ang tanong ang kukunin lahat dyan? 40, mga kapatid. 40 ang itatanong dyan. And also, yung pinaka, sabi nila, nakakakulelat daw ito. Yung therapeutic modalities. Tandaan nyo, ang therapeutic modalities, kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya nyo yan. Imposibleng hindi nyo kaya yan. Tulad nito, isipin nyo sa therapeutic modalities, ilan ang tanong
Yan. Dito sa ano sa chats online, chat lang kayo. Yan, chat. Kasi hindi pwede yung ano, yung mag-unmute kayo. Kasi minsan nakakalimutan na mag-off ng ano, na audio. Minsan pa nga may umuungol, 'di ba? Be responsible sa ano nyo, sa tawag dito sa paggamit ng audio. At lalo na sa mga video, sa video nyo. Hindi naman nire-require na mag-open kayo ng video, pero mas maganda pa rin naka-open. Pero be responsible. Kaya ayaw namin dito na mga estudyante, minsan pinag-chachapopoy, naka-open video. Ayaw namin mangyari yun. Ang ginagawa, pag may nakikita kayong ganun, tawagin nyo kagad ako, i-off ko yan. Or kahit sinong admin. Okay? So, pag may ganun nangyari, huwag nyo kukunan ng litrato, huwag nyo screenshot, respeto ang kailangan. Okay, ang kailangan ko dito sa chats online, disiplina ng bawat isa. Mahalin mo ang kapwa mo reviewee, pero hindi mo jojowain, ha? Walang jowaan, ha? Okay, so tuloy natin mga kapatid. Doon tayo sa tinatawag nating therapeutic modalities. Ilang tanong yan? 20. Isipin nyo, sa loob ng therapeutic modalities, meron hanggang dito nakarating creating. Diba? Grabe. Pero kayang-kaya niya yan. Anong meron yan? Explain, apply, critique the rehabilitation and reformation program of the BJMP, Provincial Jail, UCOR, and other similar facilities. O, ilang tanong yan kapag yung mga rehabilitation. Diba? Ilan yan? Ano na tanong? Itatanong dyan. O sabi dyan, si Mr. X ay nakitaan ng pagbabago. Ano ang dapat nating gawin para tuloy-tuloy ang kanyang pagbabago? O, diba? Mag-isip ka na naman nun. Bibigyan ng pagkain. Bibigyan siya ng GCTA. C, bibigyan siya ng karagdagang oras para tawagan ang kanyang jowa. O, di ba? May mga ganun, di ba? O, number two, explain, apply, and critique the reintegration program of the PDL-BJMP, Provincial Jail, BUCOR, and other same facilities and community and relevant community policies, laws on former PDLs. Okay? Eto, kanina, nakapokus ito doon sa rehabilitation na ina-apply ng ano, ng kulungan. Ngayon dito, kailangan natin makita ang tinatawag na epekto. Epekto sa mga PDL. Okay, bakit? Kasi tatandaan natin, sa loob ng Pilipinas, lalo na dito sa ating corrections, we are not focusing on punishment of the PDL. Hindi tayo nakapokus doon. Saan tayo nakapokus? Nakapokus po tayo sa tinatawag nating rehabilitation and reformation. Kailangan ang preso o yung mga ginagamot sa loob ng bilangguan ay dapat magbago. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng ano? Ng pagtatalo-talo, death penalty ba ay nakakatulong o nagbibigay ng takot sa mga gagawa ng krimen? Hindi po. Hindi nakakapagbigay ng takot. Okay, bakit? Bakit maraming gumagawa ng rape, drugs? Hindi nararapat ang death penalty. Ano ang nararapat? Gamutin ang tao. Yes, tropang June. Yes. Ano pa? Number three, critic design rehabilitation program, reintegration programs, and promotion of human rights program among the PDLs across all institutions. Yung human rights ba? Yung ginagawa bang rehabilitation ay makatao ba? Sumusunod ba sa tinatawag nating human rights? Okay? Ito pa, may ano, sample nito. Hindi mo binibigyan ng pagkain ng PDL.
kain time na pero hindi mo siya binibigyan, dinedeprive mo siya, hindi mo siya binibigyan ng tubig, aba, subject ka for human rights. Binubugbog mo ang preso, subject or violation for human rights or human rights violation niya. Pinitpit mo ang itlog ng isang PDL, violation ng human rights. Okay, tatandaan natin, kahit mga preso, meron silang karapatan. Okay? So, maliwanag ba tayo, guys? Maliwanag? Okay, meron ba kayong katanungan with regard sa table of specification ng ating ano, ng ating core ad? Tatandaan nyo, ang tanong sa board exam ay nakalinya sa table of specification. Okay? Wala kayong dahilan para masabing hindi po namin naaral yan. Okay? Dapat aral mo yan. Dapat sa sarili mo may disiplina ka. Aralin mo. Okay? Nandito kami sa ang CHAPS Online Tutorial Services, ang Chapopoy Criminology. Tutulungan ka namin. Basta magsumipag ka lang naman. Okay? May mga katanungan. Sir, pwede mahingi ang copy ng... Meron na sa GC ang table of specification. Meron na tayo sa GC. Okay, ganyan ka-responsive ang CHAPS. Meron na kayo sa GC. Okay?